kita yung follow. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni San Padre Pio ng Pietrelcina, isang pari. Upang maging karapat dapat tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito, tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo si San Pio ng Pietrelcina ng Espiritu ng Katotohanan at Pagmamahal para pangasiwaan ang iyong bayan. Ipagkaloob mo ngayong siya'y pinararangalan na umunlad kami sa pagtulad sa kanilang pagkauliran at itampo kami bilang tugon sa kanilang mga kahilingan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal, sa ngalan ng Diyos na nagbibigay buhay sa lahat ng bagay at sa mga ngalan ni Kristo Jesus na nagpatotoo sa harapan ni Poncio Pilato, iniuutos ko sa iyo, ang mga tagubiling ito'y panatilihin mong mabisa at walang kapintasan hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Sa takdang panahon, siya'y iyahayag ng mapagpalang Diyos ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananahan sa liwanag na di matitigan. Hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan
at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon, papurihan, paglikuran siyang pusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Sa Panginoon, dumulog upang papuri ihandog. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman, tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya kabilang sa Kanyang kawan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Umasok ka sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya ay pasalamatan. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Sa Panginoon dumulog upang papuri ihandog. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, dating at dating ang mga taong nanggagaling sa mga bayan-bayan at lumalapit kay Jesus. Nang natitipon na ang napakaraming tao, isinalaysay niya ang talinghagang ito. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik, may binhing nalaglag sa daan at nayapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan at pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan. Lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa, tumubo at namunga ng tigi-isang daang butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, sa inyo'y ipinagkaloob na malaman ang mga lihim tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng mga talinghaga upang tumingin man sila'y hindi makakita at makinig man sila'y hindi makaunawa. Ito ang kahulugan ng talinghaga, ang binhi ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang dyablo at inalis sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas.
Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak. Ngunit, hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit nang malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan, kaya't hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupay, ang mga nakinig ng salita, iningatan nila ito sa kanilang pusong tapat at malinis, at sila'y nagtatyaga hanggang sa mamunga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung paano magiging good ang araw na ito. Gawin natin good kahit na napakalakas ng ulan. Meron pa rin usok na binabantayan tayo. Pollution man yan o galing sa bulkan. Mag-ingat po tayo. Ingatan natin ang sarili natin. Pero gawin pa rin natin good kahit anong mangyari ang bawat araw natin. At tamang-tama po yan sa santong ipinagdiriwang natin ang kapistahan ngayong araw. Kilalang-kilalang santo sa ating panahon ngayon, si San Padre Pio ng Pietrelcina. Palakpakan natin ang Panginoon sa biyaya ni San Padre Pio. Siya po ay isang Pransiskanong pari, Capuchin priest, at siya ay tinuturing na kauna-unahang paring tumanggap ng tinatawag nating stigmata. Ano po yung stigmata? Ano ang turo ng simbahan tungkol dito? Ito ay ang mga banal na sugat ng Panginoong Jesus Nazareno. Tinanggap ito ng ilang mga banal. At si Padre Pio, ang kauna-unahang pari, baka sabihin ninyo, hindi ba Father si Saint Francis? Siya rin ay stigmata, saint. Tumanggap din siya ng sugat ni Jesus, pero hindi siya pari. Si San Padre Pio, ang kauna-unahang pari na tumanggap ng banal na sugat ni Jesus sa kamay, sa tagiliran, sa paa. Makikita ho ninyo ang sugat ni Jesus sa banal na paring ito. At meron tayong tinatawag na mga relic, bahagi, bagay na may kinalaman sa katawan o buhay nung santo. At tayo ay mapalad sa kabutihang loob ng ating parish priest, si Father Jun, nandito sa harap natin ang relic ni San Padre Pio. Ito ay ang tela na pinahid sa stigmata ni Padre Pio, na makikita natin ang dugo ng stigmata ni Padre Pio. Walang iba kundi ang dugo ng ating Panginoon, ang banal na sugat ng Panginoon. Pagtatanungin natin, banal na sugat, saan nakuha ni Kristo ang mga sugat na ito? Bakit nagkaroon ng sugat si Kristo? Napakasimple lang ng sagot. Dahil minahal niya tayo. Lahat daw ng nagmamahal, bahagi ng pagmamahal ang masugatan. Kaya nga yung pamagat ng isang kanta, love and sacrifice. Hindi or sacrifice, kundi and sacrifice. Bahagi ng pagmamahal ang pagsakripisyo, ang masugatan. At wala nang dadakila pang pag-ibig, sabi ni Kristo,
kundi ang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya yung tinanggap na sugat ni Padre Pio, ang sugat ng Panginoon ay sugat ng taong nagmahal. At ito ang paanyaya sa atin sa araw na ito. Hindi man natin tanggapin ang mga banal na sugat ni Jesus, hindi man tayo tawaging stigmata Christian, person, saint, araw-araw, huwag nating kalilimutan. Tinatawag tayong makibahagi sa misyon ni Kristo. Ano ang misyon ni Kristo? Yung magligtas ng tao. At pag sinabing magliligtas tayo, pwede tayong mahirapan, masaktan, masugatan, at kahit mamatay. Alam na alam yan ng bawat magulang, ng bawat panganay na anak, nang bawat naglilingkod sa simbahan, nang bawat naglilingkod sa kapwa. Alam nyo ang ibig sabihin niyan. Minsan may kaibigan ako, sabi niya, Father, bakit ganon? Kung kailang mas napapalapit ako sa Diyos, lalong humihirap. Naranasan nyo ba yon? Kung kailang mas pinipili ko ng tumulong, lalong nagiging mahirap. Kung kailang mas pinipili ko ng maging mabuti, lalong humihirap. Mga kapatid, pag lalong humihirap, lalo tayong napapalapit sa krus ni Kristo. Wala nang ibang daan patungong kaligtasan kundi ang daan ng krus. Sa ating unang pagbasa, ang paalala sa atin ni San Pablo, kagaya ng sulat niya kay Timoteo, manatili tayong tapat. Sa panahon natin ngayon, maraming tutukso sa iyo. Maraming bubulong sa iyo. Kung gusto mong magkaroon, gusto mong mabilis, gusto mong madali, hindi ka na mahihirapan, hindi ka na matatagalan, hindi ka na maiinggit. Pero, mali, masama. Magdasal tayo ng mabuti. Nung tinanggap ni San Padre Pio ang mga sugat na ito, hindi naging madali sa kanya. Maraming umusig sa kanya. Maraming hindi naniwala sa kanya. At yun na lamang na iniinda niya, yung kirot, yung sakit. Anong sabi niya? Ito'y bahagi. Ito'y aking alay sa iyo. Ang ganda ng kanta ng isang batang visionary. My suffering is my offering. Sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, narinig natin sa Ebanghelyo ang butil at ang lupa. Sana tayo ay maging matabang lupa na binabagsakan ng salita ng Diyos. At mangyayari yan kung makikita sa ating katapatan, sa ating pananampalataya, sa kabila ng mga pagsubok, ng paghihirap at ng pag-uusig, huwag tayo mawawala ng pag-asa. Pagkatapos tiisin ni San Padre Pio, pagkatapos niyang yakapin ang sugat ni Kristo, ang gantimpala ay kaligtasan at buhay na walang hanggan. Isang araw, kagaya ni Padre Pio, manatili kang tapat. Pray, hope, and do not worry. Ang langit ay hinahanda ni Kristo para sa iyo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinuturuan tayo ni Kristo sa pamamagitan ng mga talinghaga.
Si Kristo ang naghahasik ng mga butil ng salita ng Diyos. Tumugon tayo sa kanyang gawain sa pamamagitan ng ating pananalangin sa Ama. Ang ating pong itutugon, Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang simbahan sa daigdig naway maging katulad ng mayamang lupa na nagbubunga ng tig-iisang daang ani, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga pinuno ng ating bansa, naway maglingkod sa pamamaraang kalugod-lugod sa Diyos at sa sambayanan, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang salita ng Diyos sa ating buhay, naway huwag sakalin ng mga hindi na itatamang mga ambisyon at pagkamakasarili, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga may sakit naway, madama nila ang mapagpagaling na kapangyarihan ni Kristo, manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Ang mga yumao naway, masiyahan sa liwanag, kaligayahan at kapayapaan sa kalangitan at yaong mga nabibigatan sa pagdadalamhati naway mapatatag ng salita ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng ani, maging butihin kayo sa amin. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan. Ipagdasal natin ang mga kababayan nating direktang tinatamaan at naapektuhan ng pag-alboroto ng Bulkang Taal, ang lahat ng mga may sakit, lalo ng mga bata at matatanda at mga nag-aalaga sa kanila, ang mga nakabilanggo, ang mga walang sapat na makain at maayos na tirahan, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, tulungan mo po kaming makilala ang butil ng iyong salita at gawa sa aming buhay. Huwag nawa kaming magumon sa mga alalahanin ng mundong ito. Bagkus maging aktibo kami sa paglilingkod at tuluyan ng magbunga ito ng masaganang ani. Inihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang hain ng iyong bayan, upang ang inialay ngayon ni San Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan
ay makapaghandog sa iyo ng karangalan at makapagdulot sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si San Padre Pio ng Pietrelcina ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Padre Pio ng Pietrelcina, San Juan Bautista, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating dasalin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa tulong ng panalangin ni Padre Pio, maniwala at magtiwala na may darating pa ring biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, ang mga nakinabang ngayong ginugunita si San Padre Pio ng Pietrelcina ay pagtibayin nawa at pag-ibayuhin sa paninindigan sa kabuuan ng pananalig at sa pagtahak sa ipinakitang landasing hahantong sa pagkasagip sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Una, mag-iingat po kayo. Panatilihin niyo po ang pagsusot ng face mask din, lalo na pag nasa labas po dahil sa usok pa rin na sabi hanggang bukas pa. Pangalawa, wag po tayong aalis ng simbahan nang hindi tayo humihingi ng tulong kay Padre Pio. Na sana, kagaya niya, manatili tayong tapat sa pagsunod sa Panginoong Jesus Nazareno sa kabila ng anumang pagsubok at kahirapan. Let be our suffering, be our offering. At panghuli, ang simbahan ng Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat sa inyong walang sawaring pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang mga pinansyal na tulong sa ating parish office, yan po itinutulong natin sa ilang mga estudyanteng ating tinutulungan, ang mga may sakit kapag may namamatayan at iba pang pangangailangang pinansyal. Yung pong mga in-kind donations, bigas, dilata, noodles, kape, sabon at tubig na malinis dun sa ating Benedict Building. Yan po ang ginagamit natin hindi lang sa mga kalamidad, sa ating feeding program, sa ating prison apostolate at sa iba't iba nating binabahaginan ng mga communities at parokya. Kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng kabutihang nagagawa ng simbahang ito. Salamat, ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinakaya.
nagwala.